Hello mga boss, ito po si Albert Sanose, Sweet Panda dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Nung makalawa po, mayroon po isang post sa social media tungkol sa isang welfare officer po sa Polo, Dubai. Ito po ay ating tatalakayin ngayon at bibigyan po ng reaction dahil po isa sa mga OFW na kababayan po natin na si Miss Joy Parapina ay nanggagalaiti po sa galit dahil po siya po ay minura ng isang welfare officer sa Polo, Dubai. Mga ka-OFW, i-take note ninyo to, ha? Isang welfare officer sa Dubai, sa embahada ng Dubai, si Dan Flores ang pangalan na binigay niya sa akin. Ito lang, kakapag-usap lang namin at minura niya ako, tinawag ako ng anak ng puta. Ito ba? Ito ba ang welfare na officer na ilalagay ng gobyerno? Ha? Ay, ewan ko na lang, pasalamat talaga siya, hindi ko siya kaharap. Si Miss Joy Farapina ay nag-post po sa social media tungkol po sa kanyang hinaing at nanggagalaiti po siya sa galit dahil po sa pagmumura na kanyang tanggap sa isang welfare officer po sa Polo, Dubai. Ang tinuran po ng isang Polo officer po ay hindi po nararapat dahil... Alam nyo bang galing ako sa West Zone ngayon dahil dun sa OWA na binibigay nila na food assistance na sinasabi nila worth 200 dirhams? Pagdating ko doon, binibigyan nila ako ng dalawang tig 5 kg na bigas at isang maliit na kahon. Nagtatanong ako kung yun ba ay may resibo na nagpapatunay na yun ba ay worth 200 dirhams. Dahil yun ang nakasaad na ibinigay ng ating galing sa ating gobyerno. Ang sabi ng taga West Zone, wala daw resibo. Sabi ko, pwede ko po bang matingnan kung ano ang loob nito at kung talagang ito'y pumapasok doon sa amount na 200 dirhams. Mabilis naman po umaksyon ng ating Secretary Labor Officer na si Silvestre Bello III na nagbigay ng suspension kay Dan Flores dahil sa misconduct na kanyang ginawa. Ito po ay dun sa pagitan ni Miss Joy Parapina at ni Dan Flores. So, sana po magsilbing aral po ito sa lahat na tayo pong mga OFW ay may karapatan at hindi po tayo dapat binabastos ng sinuman. Sa mga welfare officer po, paalala po na hindi po dapat ninyo binabastos or minumura ang OFW. Hindi rin po dapat ninyo sinusungitan ang mga OFW dahil kami mga OFW po ay may karapatan din po kagaya po ninyo. Lahat po tayo ay may karapatan. Kami po ay nagbabayad ng tax, so hindi po kayo inilagay dyan para kutyain or pagsungitan po kami. Kung ano po yung maitutulong ninyo, habaan po ninyo yung pasensya at unawain po ninyo dahil po hindi po lahat ng OFW ay pare-parehas. Minsan po sasabog na lamang po yan dahil sa kanilang dinadala. So kaya po kayo nahan dyan para po tumulong at umunawa.